Oh, so ito guys, pag-usapan naman natin yung vice presidential race, okay? So sila Doc Willie ngayon nasa Baguio, nasa northern part ng bansa habang kami nandito kami sa Cebu, okay? So sa Manila Bulletin Vice Presidential Survey, okay? So napaka-importante nitong Manila Bulletin Survey na to kasi itong Manila Bulletin ay mas perceive as mas fair, hindi bias. Kumpara kung kunyari Rappler yung magpa-survey o ABS-CBN yung magpa-survey or sabihin natin yung PTV ang magpa-survey o SMNI, 'di ba? So merong medyo may leaning may konting leaning diyan. So hindi ganoon ka fair yung tingin doon sa kanila. Unlike dito sa Manila Bulletin. So very important po ito in my opinion, okay? So sa Vice Presidential Survey, kasama yung anim na kumakandidato, si Walden Bello sinama din nila. Nag number one by a very 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 wide margin itong si Sara Duterte. Pero ang nagulat din ako dahil nag number 2 ang ating kandidato for VP na si Doc Willie Ong. Medyo malayo yung lamang ni Sara Duterte. 158,000 si Sara, si Doc Willie Ong nasa 24,000 reacts lang. Malayo talaga. Pero nag number 2 si Doc Willie Ong. Natalo niya si Kiko Pangilinan na may 23,000 react. So ito chine-check ko ngayon ha, kasi December 3 to 5 itong survey na to, natapos kagabi. So hindi ko alam kung ano yung naging resulta kagabi, pero yung tinitingnan ko ngayon, yung as of this moment, nung habang ginagawa ko tong video na to, nag number 2 si Doc Willie Ong. At yun naman ang sinasabi ko parate kay Doc Willie Ong. Doc Willie, steady lang tayo. Okay? Basta kailangan we get that number 2 position and who knows, 'di ba? Who knows? Alam mo, napakahirap talaga. Kung mahirap kay Isko Moreno manalo, itong si Doc Willie Ong, napakahirap din. Syempre baguhan din. Baguhan din sa national politics. Si Isko Moreno, 23 years sa local politics. No, national politics, baguhan din. Tumakbo lang siya nung senador noon. Si Doc Willie tumakbo din na isang beses senador. So baguhan. At ang nakakalaban ni Doc Willie dito, mabibigat. Kiko Pangilinan, Sara Duterte na anak ng presidente, Senator Tito Soto. Oh, 'di ba? Mabibigat 'yung mga nakakalaban ni Doc Willie Ong. Pero tingnan mo naman, lumalaban ang doktor natin. Oh, 'di ba? Number 2 sa survey ng Manila Bulletin. So steady lang. Steady lang. Alam mo, kung si Isko Moreno medyo mahirap na din, kumaga hindi madaling manalo para kay Isko Moreno. Parang ganun din yung sitwasyon at mas malaking challenge pa yung haharapin ni Doc Willie Ong. Pero naniniwala ako sa galing ni Doc Willie Ong. Naniniwala ako sa yung mga tao gugustuhin nila na yung VP nila may plano. At yun si Doc Willie Ong. Ang VP ko may plano. In fact, tumutulong nga tayo kay Doc Willie para ayusin, para i-present yung kanyang plano sa tao na in a way na maiintindihan ng mga tao. In a way na ma-appreciate ng mga tao. At ma-realize na, nga no. Ba't nga ba hindi ganyan yung vice presidente? Bakit nga ba ano? Diba? Si VP Lenny, nung nanalo, syempre kumukontra sa Pangulo, anong nangyari? Wala siya masyadong budget. Hindi siya masyadong makagawa ng project. Yung budget lang ng opisina niya, hingi lang siya nahingi dito. Anong nagagawa nilang proyekto? Puro dole outs. O bigay ng ano dito, bigay ng kabuhayan dito, bigay ng ano dito, puro ganun-ganun. Si Doc Willie Ong, anong gustong proyekto kapag siya ay nanalong vice-presidente? Cancer Center of the Philippines. Diba? Kasi naniniwala siya na kailangan yan ng kababayan natin. Ewan ko kung naka-experience na kayo, kung may kakilala kayo o may kapamilya kayo na nagkaroon ng cancer na yan, talagang mauubos ka. Mababaong ka sa utang. At sobrang magda-down yung pamilya mo. As in, talagang babagsakan kayo ng langit at lupa. Pag may cancer center tayo, marami tayong matutulungan. Mahirap, middle class, mayaman, welcome dito sa cancer center. Kasi ang gagplano is mas maganda siya kaysa dun sa mga ibang ospital. Talagang dedicated siya for cancer. Cancer Center of the Philippines. Ano pa? Regional hospitals pagagandahin. Lalagyan ng lung center, dialysis, heart center sa mga regional hospitals. 16 yan. Papagandahin natin lahat para hindi na pupunta ng Maynila para sa mga mas mabibigat na operasyon. O, dalawa pa lang yan. Ang gusto pa ni Doc Willie Ong, Contagious Disease Center, parang CDC.
na lalab, parang ginawa din sa Maynila, Santa Ana, para yung mga pandemics of the future ay mapaghahandaan. Oh, simula pa lang yan. Siyempre, meron pa yung sagamot. Meron pa yung aayusin yung PhilHealth DOH na yan. So, ang VP ko may plano. Diba? Alam ko maraming issue-issue ngayon kay Yorme, ano, Duterte, ganyan-ganyan. Pero ako, naniniwala ako sa merito ng aking busy Pangulo. In the same way, naniniwala ako sa merito ng aking Pangulo. Diba? So, si Doc Willie ang may plano. At simula pa lang din. Simula pa lang din. Sabi ko, Doc Willie, basta kailangan lang, mag-steady lang tayo sa number 2, mag-steady lang tayo sa number 2. Diba? Who knows? Miracles can happen. Posible ang mirakulo. Diba? Far more impossible things have happened before. Diba? Who knows? Diba? E makikita ng tao kung ano kagandahan pag si Willie Ong. Kailangan lang maniwala sila na kayang manalo ni Willie Ong. Pag number 2 parati si Willie Ong, eh, mukhang makikita na kaya pala. Kaya palang manalo ni Doc Willie. So ako, full support lang ako kahit ano yung mga usap-usapan, ng mga ano yung mga gulo-gulo. Basta sa VP slot, I am very clear. Si Doc Willie ang gusto kong manalo. Si Doc Willie ang VP na may plano. Si Doc Willie ang papanalunin natin sa election next year. He will win the May elections next year and will be our country's next vice president. And he will be a working vice president. He will be an effective vice president. Ang vice president na may maiiwang magandang legacy. So ilang vice president ang masasabi natin na ganyan? Na nakapag-iwan ng magandang, sobrang ganda, sobrang importanteng legacy during his or her time as vice president. Si Doc Willie Ong, sigurado ako gagawin niya. Kung sa Maynila nga, nakagawa ng ospital ng Maynila, parehong budget lang ang kailangan. Manila lang yan. Paano kaya budget pa ng nasyonal? So, sigurado tayo dyan. Doc Willie Ong for Vice President. So thank you very much po. See you po sa next video po natin. Stay safe po parate. Pilipinas, God first. Bye-bye guys.